Isang amateur surfing competition po ang isinagawa sa Nagtabon Beach nito pong Sabado. Silipin natin ang naging kaganapan sa pagpapatrol ni Diana. Tamang pagbalanse at paggalaw kasabay ng mga alon. Ito ang ipinamalas ng mga surfers ng Puerto Princesa sa isinagawang amateur surfing competition sa Nagtabon Beach noong Sabado. Sa loob ng 20 minuto ay nag-abang sila ng 10 alon na kanilang gagawa ng kanilang exhibition. Isa si Joseph sa mga sumali. Ang contest na ito raw ay katuparan ng kanyang pangarap mula noong bata pa siya. Bata pa lang ako, nakakita na ako ng mga surf videos, surf magazines, and maganda talaga siya sa katawan. Maganda siya sa katawan. Ang disadvantage is it takes a lot of time out of you. Pero kung marunong ka naman mag-balance, makukuha mo naman yung tamang work-play balance eh. Ayon sa coordinator ng kompetisyon, hindi lang ito simpleng contest ng pagalingan. Isa itong friendly game na nagsilbi na ring bonding ng mga nag-aaral ng surfing. I'll be judging them based on how they perform. Like, we're always looking for the speed, power, flow, and gracefulness, and repertoire maneuver. And it has to be consistent as well. At higit sa lahat, layon din nilang makatulong sa mga kabataan sa lugar. Dahil kasama sa registration, ang pagbibigay ng lapis na idodonate sa Maranat Elementary School. The reason why we have this lapis lapis, because we want to help the locals. Dapat ganun talaga lagi. Surfing community, dapat tinutulungan ng mga locals. Kasi we love this place, so we don't want anybody to trash it out. And also, we would like to promote education to those kids who want to go surfing. Isa si Ryan sa mga estudyante na makikinabang. Nahihilig na rin ito sa surfing. At nagamit niya na ang sport na ito para makapagsalba ng buhay. Nalulupo kasi siya dahil sa kalasingan. Pinasakay ko po siya sa isang surfboard. Tapos gindala ko po sa mababaw. Magsisilbing elimination round ang ginawang competition noong Sabado. Ang mananalo ay siyang lalaban sa isa pang amateur surfing competition na gaganapin Disyembre ngayong taon. Diana Lat, ABS-CBN News.